ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Magsama-sama po tayong muli sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling malusog, matatag ng ating mga katawan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, nais ko pong ibahagi ang isang verse mula sa Mark 11 verse 24. Ang sabi po dito, "Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them." Mga kaibigan, tayo po ba ay may mga specific na kahilingan sa ating Panginoon, katulad ng yung may mga mahal tayo sa buhay na may karamdaman, kailangan po natin ng financial help, or tayo po ay nagsasuffer from mental problems. You know, mga kaibigan, ang Panginoon po ay nakikinig sa ating mga hinanaing, sa ating mga panalangin. Kaya naman, paniwalaan po natin na yung hinihingi po nating peace or whatever it is ay binigay na po sa atin ng Panginoon. At makukuha po yun, natin yun. Ibibigay po yun ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Patuloy po tayo. Kami po ay namimigay pa rin ng mga aklat aralin sa Biblia. Kung gusto nyo pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo na makakuha ng mga readily available na Bible study guide, maaari po kayo magtungo online. I-type lamang po ang bibleschools.com/centralluzon. Mga kaibigan, sa Tinig ng Kalusugan, makakasama pa rin po natin si Ma'am Jade Hintay, ang Health Ministries Director ng North Philippine Union Conference, sa pagtalakay naman po sa paksang arthritis sa atin pong serye na Health Talks for Life. Sa pag-aral naman po ng salita ng Diyos, makakasama pa rin po natin si Pastor Romeo Mangiliman sa pagtalakay po sa paksang Be Strong. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jade para sa bahaging Tinig ng Kalusugan. Maligayang araw sa inyong lahat. Dito po muli tayo sa ating Adventist World Radio, Tinig ng Pag-asa, Health Talks for Life. Ang ating topic ngayon ay arthritis. Ilan sa atin dito ang umiinom ng mga iba't ibang gamot para po maipsan ang kanilang mga karamdaman tungkol sa arthritis? Ilan sa atin dito ang pinaghihirapan ng kanilang karamdamang arthritis, lalo na po pagka po taglamig? Ilan sa atin dito na pinagbibintangan nila na ang kanila ro pong arthritis ay sayay sa pagkain ng munggo? O kaya naman po iba't ibang klaseng beans? Saglit natin tingnan ang arthritis. Ang arthritis po ay isang inflammations ng ating mga joints. Sa iba't ibang klase po, no? Po pwede po itong osteoarthritis, rheumatoid arthritis, at may tinatawag tayong infectious or toxic arthritis, and gout. Karamihan pong inaatake nito yung mga joints. Meron po akong nadalo sa isang ospital, grabe ang gout niya talaga. Talagang hindi niya maikilos. At ang napakasaklap nito dahil sa kanyang pag-inom sa kanyang gout ay nasira ang kanya pong kidneys. As of now, siya po'y dinadialysis
dahil po sa pag-inom ng gamot doon sa kanyang arthritis. So kung ganun, mayroon bang magagawa tayo para ating maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na arthritis? Saglit natin tingnan ang ating pong mga ginagawa no sa ating katawan. Una, ilan sa atin dito ang mahilig kumain ng mga barbecue katulad ng pork barbecue? Ilan sa atin dito ang napapahilig kumain ng mga spare ribs? Mga kaibigang minamahal na nakikinig, nakikiusap po ako sa inyo. Please po, iwasan po natin ang pagkain ng mga mayamang sa taba, lalo na sa pagkain po ng baboy at mga spare ribs na iyan na paborito ng karamihan. At kung maiiwasan po natin ay yung pong mga tinapa, no? Yung mga talagang inihaw talaga nila yon. At karamihan po sa ngayon sa Pinoy, mapapansin natin bakit napakaraming may mga arthritis. Eh nung araw naman eh walang mga ganito. Bakit napakaraming dinadialysis? Wala namang dating ganito. Tatandaan natin, no? Ang ating ipinapasok sa ating katawan ay isang malaking porsyento ng pagkakaroon po ng sakit na arthritis. Maling lifestyle natin, no? At karamihan sa atin, ano, isa rito ay pag-inom po ng alak. Akala nila, no, ay hindi, gamot nga yan sa, ano eh, sa arthritis eh, mag-iinom ka ng alak. Hindi po totoo yun. Meron po akong nabasa, no, sabi ko nga po sa inyo, isa sa paborito ko pong basahin ay mga medical journals kasi mga recent discovery po yon at the same time may mga peer reviews. Ibig sabihin po, marami pong nagbabasa noon at tinireview po nila kung totoo. At natuklasan po na isa po dito ay ang pag-inom ng alak at ito po ang matindi talaga. Ako ay na-shock po dito dahil po ang isa pala ay ang pag-inom ng kape. Yun, naku, nagulat po talaga ako sa isa sa mga, I think po nasa 35 medical journals na aking napag-aralan na ito palang kape ay isa rin po sa mga elemento ng pagkakaroon natin ng sakit na arthritis. Kaya kung nahihilig tayo sa kape po, wala nang gaganda po na isa sa pinakamasarap at pinakamainam na sa ating katawan ay yung inumin natin ay yung pong soy coffee o rice coffee, no? Sa susunod po, no, may pagkakataon ako sa Hope Channel ay magkakaroon ako ng hands-on tungkol po sa paggawa ng iba't ibang klaseng kape tungkol, at yun po ay gusto kong matutunan natin. So balik po tayo dito sa ating pong topic na arthritis at ang isa sa pinakamasaklap dito pag hindi po natin naagapan ang ating arthritis ay meron tayong tinatawag na mga chronic talaga. Halos hindi na makakilos, hindi makagalaw, at limited po talaga ang kanila pong pagkilos sapagkat sobrang sakit talaga. No? Kaya kung meron po tayong mga pagkain din po ng mga mataas sa uric acid, katulad po ng mga lamang loob, no? Sa ating mga kalye, makikita natin napakarami talaga nagtitinda ng mga lamang loob na yung pala po, no? Mga talitis po ng manok, mga dugo ng baboy o kung anuman, ano po. At iba't iba po mga street foods. Mayaman po pala yan sa uric acids. Kung kaya po talagang makokompensate, no, at matitrigger yung sakit natin dahil sa pagkain natin ng ganong mga bagay na hindi dapat nating ipasok sa ating katawan. So kung ganon, kung meron kang arthritis, ano na ang ating gagawin? Ito po, kailangan po natin ng, okay, number one ay hot compress. Kung meron po kayong kwaderno ngayon, ay nais kong inyong sundan ako at inyong isulat ang napakahusay na alisin natin muna ang ating uric acid para maayos natin ang ating arthritis. So magkakaroon tayo ng detoxification. Ready na po ba kayong lahat yan para po isulat sa inyong kwaderno ang ating po mapag-aaralan? Number one,
kailangan natin ng 25 na kalamansi, 1 liter na lukewarm water, 1 teaspoon na asin. So, hindi tayo kakain ng breakfast. 3 hours before breakfast ay ating inumin po para mag-detox po at mailabas natin sa ating katawan ang lahat ng uric acid. At mapapansin po natin mga kaibigan, 8 to 10 times kayong papasok sa bathroom para po magbawas ng inyong mga bowels sapagkat talagang ilalabas lahat, lilinisin. Ibig sabihin, detoxification po ang ating gagawin para maalis po lahat ng mga nakadeposito po sa ating katawan at mga system at joints, yung mga uric acid sa ating katawan. So, dudumi-dudumi po, no? At pagkatapos nating maidumi yun, at yun po ay isang beses lang naman sa isang linggo, okay, so sundan po natin ito ng napakahusay po para po masundan ang ating detoxification. Sa maghanda po tayo ng 7 basong tubig, okay, 3 dahon ng pandan, at isang stalk ng ating tanlad o lemongrass. Lagyan pa natin po ito ng pinitpit na turmeric o yung luyang dilaw, at yung ating pong 7 basong yun na iinumin natin araw-araw sa loob po ng 10 days. At mapapansin ninyo, yung mga uric acid na nakadeposito sa inyong katawan ay mailalabas na po ninyo to. At sundan natin ito na maayos po na juicing. So, kailangan po natin yung juicing. No, kailangan natin mag-juice. At kung mayroon po kayong panahon, no, ay ang number one na juicer ay yung slow juicer. Kasi ang kanyang pulp ay almost 2% lang. Ang kanyang juice ay 98%. Compare po sa mga ibang juicer na almost 5% lang ang juice, 95% ang sapal. So nawala na lahat ang dapat nating inumin. So ano-ano ang mga juicing natin sa may mga arthritis? Matapos tayong mag-detox, matapos tayong uminom ng dapat nating inumin po, no? Yung tea natin, ito na, susundan natin ito ng mahusay sa arthritis. Okay, tandaan, kunin ang kwaderno at isulat, mga kaibigan kong nakikinig. Number one ay pipino. Yan, isang pipino, isang carrots, po, 2 slices ng pineapple, yung fresh na pinya, at ang pang-apat na napakahusay, celery, isang stalk ng celery po. I-juice nyo po yan, kung kaya po ninyo pong inumin yan, mas mainam po. 2 hours bago kayo matulog sa gabi, inumin nyo po yan sa loob po ng 15 araw. At mapapansin ninyo yung lahat na nakadeposito at sasabihin nyo, ba, parang kayang-kaya ko ng kaya ko ng makipag-marathon kay Sister Jada o kaya kay Pastor Nair Cabanza, you know? Kaya gusto ko ng Pastor Carranza, ako'y makikipaglaban sa mga marathon. Wala na akong arthritis. Okay, sige nga po mga kaibigang nakikinig. Nais ko sanang sabihin sa inyo na napakahalaga po nating maalagaan ang ating pong katawan. Bukod pa po doon sa aking mga nabanggit, okay, iwasan po natin ang pagkain na mayaman sa taba. Iwasan po natin mga kaibigan, ang arthritis din po, no, hindi siya mahusay sa pagkain po ng kamatis, ano, kung po pwede po iwas-iwasan muna natin, ano. Ang kamatis po ay para sa lahat, pero sa may mga arthritis, siguro po 1 month ay huwag nyo munang kumain ng kamatis at saka po talong, no. Yan po yung medyo kalabang po ng ating mga yung mga, sa lahat may mga arthritis lang po ito, no. So yun po ay mainam na atin pong maiwasan muna. At kung sinusumpong po kayo, kung sa medyo paa po, mas mainam po ay mag hot foot bath kayo. So, tubig na mainit at para po natin mag-gauge na kaya natin ang init ng tubig. Ang gamit po natin ay hindi kamay, no? Hindi po kamay. Kundi ang gamit po natin ay siko para atin pong mag-gauge. Tama bang init na ito sa aking paa? Okay, gamit ang siko at pagkaya ng siko, kaya po ng ating paa. Pagkaya ng siko,
kaya ng ating buong katawan. Yung po ang pag-gauge, hindi po ilulublob natin ang ating mga kamay. Naku po, nalapnos na. Hindi po, gamit po ang siko. Sa kung ang ating problema po sa ating arthritis sa may baan, bandang paanan, no? Ng ating mga paa, so gamit po ang hot foot bath. At kung tayo naman po, no, ay meron po dito sa mga bandang kasukasuan po natin at sa ating po mga daliri, ano po, pwede nating ibabad po ang ating mga kamay sa kayang init at lagyan po natin ng konting asin, ano po, mga 30 minutes po na kayang init po, no, gamit ulit ang siko para mag-gauge natin kung kayang init ng ating po mga daliri po, no. At mapapansin po natin yan, within 7 days to 10 days, kaiba po at malaking impact ito para po sa pag-supo natin, ano, sa ating po mga arthritis. At iwasan po natin. Please po, nakikiusap po ako sa lahat ng ating tigapakinig, ng ating tinig ng pag-asa, ay yung po mga taba, lalo na po ang pagkain po ng baboy, mga seafoods, katulad po ng mga hipon, mga tahong, talaba, naku po, napakayaman po yan sa uric acid. At yun din pong pagkain po ng mga walang pong paliktik at kaliskis, katulad ng igat at hito, grabe po, ineksam po sila, sobrang lakas po ng uric acid. At syempre po, yung mga lamang loob ng baka, ng manok o baboy, sobrang taas ng kanyang uric acid. Kung magkaganon, mga kaibigan, tatandaan po natin na napakahalaga po ang kalusugan. Laging nagtatanong sa akin, ano, paano ko makokombat ang aking pagkahilig dito? Okay, sa mga pagkain mayaman sa uric acid, wala na pong gaganda pa at wala nang pinakadakila na makatutulong po sa atin para ating mapaglabanan ang ating pakikipagpunyagi sa hilig po ng mga mayaman sa uric acid. Panginoon, si Jesus po, mga kaibigan, ang aking pong doktor na mga doktor na masasabi nating kailangan pala ay magkaroon ako ng change ng lifestyle at magkaroon tayo ng ehersisyo at tulungan natin ang ating mga sarili na maayos natin ang mga pagkain na ipinapasok natin sa ating katawan. At masasabi natin sa lahat na nakikinig, nakikiusap po ako, alagaan po natin ang ating katawan sapagkat ito ang templo ng banal na Espiritu. Muli po, aking kayong inaanyayahan sa ating muling pag-aaral sa susunod na araw. Dito tayo sa AWR, Tinig ng Pag-asa, Health Talks for Life. Maraming salamat po, Ma'am Jade. Mga kaibigan, kung kayo po ay nakapakinig kahapon, ang atin pong paksa ay immune system. Nabanggit po ni Ma'am Jade yung napaka-nutritious na munggo na kadalasan po ay napapagbintangan nga naman po natin na cause ng arthritis or gout. Pero ito po pala ay napaka-nutritious. At itong mga gout na to, mga arthritis, itong arthritis ay nakukuha sa mga kung anong isinasahog natin kasama yon na may yaman sa taba, kailangan po nating iwasan yan, yung mga tinapa, pag-inom ng alak, at nakakagulat nga po itong pag-inom ng kape ay isang cause din po pala ng arthritis. Ayan, nawa po ay may natutunan tayo sa ating paksa ngayong umaga, yung mga ways po kung paano natin maiiwasan na magkaroon ng arthritis o kung meron man po, paano po natin maiibsan yung sakit na dala po nito. Kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196.
0968-8536-20196. At para naman po sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung gusto niyo naman pong makakuha ng ating mga readily available na Bible study guide, which is very convenient, pwede niyo pong i-type ang bibleschools.com/centralluzon. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Some birds live in cages, they never learn to fly, and like those birds I've never found my wings. But Lord, your love released me so I could see the sky, and now my heart rejoices as I sing. Speak Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral sa Biblia. Paano nga po ba tayo mas magiging matatag sa ating buhay espiritual? Ano po? At ibigay na po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing,
Napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo sa Tiga Epeso. Meron siyang payo sa mga mananampalataya noong panahon na yon, at ngayon ito ay payo sa atin sapagkat kung papaano sila'y napaharap sa maraming pagsubok at gayon din sa pakikipaglaban na bilang mga mananampalataya, gayon din tayo sa ating panahon ngayon. Ang sabi niya sa kanyang sulat sa Epeso 6, ating simulan sa 10 hanggang 12. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaibigan, narito ang payo na lingkod ng ating Panginoon, at gumagamit si Apostol Pablo ng mga salita ng mga militar noong panahon na yon, na ang lahat ng mga mananampalataya ay napapaharap sa isang digmaan at ang ating kalaban ay hindi natin nakikita. At maliban sa ating kalaban na pinuno ng kasamaan, ay meron siyang mga kasama sa kanyang pakikipaglaban, kaya makapangyarihan sila. Kaya nga ang payo ng lingkod ng ating Diyos ay magpakalakas ang bawat isa. Saan tayo dapat magpakalakas? Nais kong makita natin ang ating physical na pangangatawan, papaano tayo lalakas, at ating ngayong tingnan kung ano ang kanyang relasyon sa ating ngayong espiritual na pangangailangan, papaano tayo lalakas sa ating Panginoon. Merong sinusunod ang mga nag-aaral sa pangkalusugan, yung sinasabi ng 8 Doctors of Health. Ano ang mga ito na 8 Doctors of Health? Binubuo ng salita na New Start, NEWSTART. Papaano natin ngayong mayambing sa ating espiritual na paglago o magiging malakas sa ating espiritual na buhay? Una, nutrition. Para tayo ay mabuhay, tayo ay kumakain. At ayon sa Biblia, ang ibinigay na pagkain ng Diyos nung una para sa tao ay fruits and nuts. Ayon sa Genesis 1:29. At nadagdag ang gulay noong ang tao ay nagkasala. At noong pagkatapos ng baha, ay ibinigay ng Diyos yung pagkain ng karne sapagkat wala noong mga puno o kaya yung mga gulay na maaring kainin nila, kaya pinaintulot ng Diyos na kumain sila ng karne pero yung mga hayop na malinis. At ito ay pasapasimula pa, binanggit na ng Diyos kay Noe, yung malinis, kayong wika, kukuha ka ng tigpito-pito. At gayon din binanggit sa mga ibon ayon sa aklat ng Levitico Kapitulo 11. Ito ay napakaliwanag. At gayon din sa mga isda na hindi dapat kainin, at binanggit doon yung may kaliskis at saka may palikpik sa mga isda. Ito yung ating kinakain para tayo ay lumusog. Subalit sa ating panahon ngayon, may mga taong kumakain na hindi dapat kainin, kaya napakaraming sakit ng mga tao ngayon. Papaano natin ito mayahambing sa ating espiritual na pangangailangan? Sa ating pagkaing espiritual,
merong binabanggit ang ating Biblia ayon sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4, narito ang sinasabi ng ating Biblia noong tinukso ng Diablo ang ating Panginoong Hesus na pagkatapos na siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Ano sabi? Ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya nga, ang ating pagkaing espiritual, walang iba kundi yung mga salita ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan tayo ay magbabasa, kakaing espiritual sa magitan ng ating pagbasa ng banal na kasulatan, sapagkat ang mga ito ang nagpapalakas sa atin sapagkat salita ng ating Panginoong Diyos. Yung e-exercise, kung sa ating pamumuhay na physical, kailangan natin ang exercise para tayo lumakas. Hindi lang tayo kumakain, kinakailangan tayo ay merong exercise. Meron din tayong exercise dapat sa ating spiritual na kalagayan sa pamamagitan ng ating pagiging saksi para sa iba. Witnessing. Sabihin natin sa iba ang ginawa ng Diyos na tayo ay pinagaling o kaya tayo ay pinatawad ng Diyos. Kaya nga yung mga pinagaling ng Panginoon nung siya ay nasa lupang ito, sasabihin niya, umuwi ka sa inyo at ipakita mo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Ang pangatlo, yung water. Ang ating katawan, sinasabi nila 75% ng ating katawan ay tubig o water. Ano yung kaugnayan sa ating espiritual na pangangailangan? Merong binabanggit sa aklat ng San Juan. Ito ay binanggit ng ating Panginoon ang wika sa San Juan 4:9 hanggang 10, samantalang kausap ng ating Panginoon yung babaeng taga Samaria. Narito ang sabi ng Biblia. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin ng isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano? Sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay ihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Sa makatwid, ang tubig ng buhay na kung papaano tayo nangangailangan ng tubig sa ating physical na pangangatawan, nangangailangan tayo ng tubig ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Yan ang water. At kailangan natin ang tubig ng buhay para tayo lalakas sa ating espiritual na kalagayan. Ang sumunod ay S, sunshine. Kailangan natin ang sikat ng araw para tayo ay lulusog. Ito'y bahagi ng binigay ng Diyos sa atin para sa ating pangkalusugan, ang sikat ng araw. At sinasabi ng Biblia na si Jesus siyang liwanag, sapagkat ang araw ay nagbibigay ng liwanag at ang source ng liwanag walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang sabi nga sa aklat ng San Juan 8:12, narito ang sinasabi ng Biblia. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailan man lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kaya nga si Kristo ang siyang ating ilaw, siyang pinanggagalingan ng pag-ibig, sapagkat sa Biblia ang ilaw ay sinasabi ay pag-ibig at ang mga ito ay pinagsasama na ito karakter ng ating Panginoon. Ang sumunod ay yung temperance. Ano ba yung temperance? Pagpipigil. At ito ang wika sa aklat ng Galacia, Kapitulo 5, versikulo
22, ito yung kailangan natin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Sa lahat ng bagay, kailangan natin ang pagpipigil. Kailangan natin ngayon ang air, ang hangin. Ito'y binibigay ng Diyos sa atin na walang bayad. At ang susunod ay yung rest. Ibinigay ng Diyos sa atin ang Sabat para tayo ay magkaroon ng rest sa ating physical na pangangatawan at gayon din sa ating espiritual. Mahalaga ito sapagkat noong ibinigay ng Diyos ang pang-apat na utos, sinabi ng Diyos, remember, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Hindi lamang araw ng Sabat ang binabanggit ng ating Eksodo, Kapitulo 20, simula sa versikulo 8 ang wika, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan mong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang kapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhan na sa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Diyos ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Kaya nga, ang Sabat ng Diyos ay kanyang pinagkaloob upang tayo ay magkaroon ng physical na rest. Hindi lamang yon, pag-alala na siya ang ating Creator. At ang pinakahuli, yung T, ay trust in God. Tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo ay mabalisa sa ating mga buhay. Na gusto ng ating Panginoon, tayo ay magkaroon ng pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Sapagkat ang nababalisa ay hindi nagkakaroon ng magandang epekto sa kanyang buhay. Kaya nga ang sabi sa atin sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 25 hanggang 33, ito yung sabi. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot, hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Ang naisabihin ng ating Panginoon sa bahaging ito ng Biblia, lahat ng ating kailangan ay ipagkakaloob ng ating Diyos sa isang kondisyon. Ayon sa versikulo 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, ang sabi sa versikulo 34, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili, sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Kaibigan, ayaw ng Panginoon na tayo mabalisa kapag tayo ay walang pagtitiwala sa Diyos o pananampalataya sa Diyos. Itong mga bagay na ito ahanapin natin at nababalisa tayo. Pero ang nais ng Diyos, ating munang unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng ating mga pangangailangan ay ibibigay ng ating Diyos na sagana sa ating buhay para sa araw-araw. Kaya nga ang sabi, be strong. Dapat tayong magpalakas sapagkat kailangan natin ito. At yung ating mga bagay na ibinigay sa ating pag-aaral, kailangan natin sa araw-araw sa physical at gayon din sa spiritual. Dapat tayo ngayong magpalakas
na maaring ang mga salitang ito ay walang kabuluhan sa iba. Sometimes good words are meaningless. Kuminsan ang ating mga mabuting pananalita marahil ay walang kahulugan. Subalit, ang mga bagay na ito, bagamat mga salitang tila baga nagbibigay ng mockery o yung nanunuya sa bawat isa, at kung minsan ang ating pandama, tayo ay mahina sa pananampalataya. Kailangan natin ang kalakasan mula sa salita ng ating Panginoon. Napaharap tayo sa mga pagsubok sa ating buhay para bagang hindi nating kayang harapin, pero kailangan natin ang pananampalataya para sa ating Panginoon. Tayo'y napaharap sa mga tukso at nasa bingit tayo ng malalim na bangin sa ating mga buhay. At kung minsan iniisip natin, kaya ko ba ito? Para bagang ako'y mahina. Kailangan natin ang tulong at kapangyarihan ng ating Diyos. Maaring iyong sinubok na ikaw ay magpakalakas. At marahil kung minsan iniisip mo, ikaw ay hindi magsasalita ng hindi tama o nakakasakit sa iyong kapwa. At kung minsan sinubukan mo marahil na pigilin ang iyong galit. At kung minsan ay sinasabi mo marahil na tumigil ka na sa iyong pagkabalisa. Subalit, kaibigan, sa ganang ating sarili ay hindi nating kaya maliban ang Diyos ang suma sa atin. Kaibigan, be strong. Tayo ay magpakalakas. Maaring ang mga salitang ito ay hindi natin maibigyan ng tamang pamumuhay sa buhay natin, pero ang mga ito ay merong nagbibigay ng milagro sa buhay natin sapagkat ang ating Diyos ay nasa atin. Ang sabi nga sa 6:12 ng aklat ng Epeso, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita na nagahari sa sanglibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya nga, ang payo sa atin sapagkat tayo ay nakikipaglaban. Ang wika, ating ngayong basahin ang 13-18. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama, na kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag, kaya't tumindig kayo na ang inyong mga bewang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kaibigan, ang binabanggit ni Apostol Pablo ay ang kagamitan o suot ng isang mandirigma nung panahon na yon para siya'y lalakas at hindi masusugatan sapagkat meron siyang suot sa kanyang katawan, kumbaga sa ating panahon ngayon ay bulletproof. At ang sabi pa sa 15, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. 16, kasama ng lahat na mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Magtiwala tayo sa Diyos sapagkat siya ay makapangyarihan. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsumamo para sa lahat ng mga banal. Kaibigan, para tayo ngayon ay maging malakas,
handa tayo sa ating pakikipaglaban. Ito yung payo ni Apostol Pablo. Bakit? Anong sabi ng ating Biblia? Ang wika sa aklat ng San Mateo 28, versikulo 18, makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At sapagkat makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang sabi niya sa 28, versikulo 18 ng San Mateo, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya nga, makapangyarihan ang ating Diyos, ang ating pinaglilingkuran na Panginoong Jesus, sapagkat ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa Kanya at ibinibigay din naman sa atin para tayo makaharap sa ating pakikipaglaban. At ang sabi pa sa aklat ng Isayas, napakaganda ang sinasabi rito sa aklat ng Isayas, Kapitulo 40, versikulo 31. Ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay nagpapanibagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Kung nasa iyo ang Panginoon, kaibigan, narito ang lakas na nais ipagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaya nga, ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Pilipos 4:13, ang sabi niya, I can do all things through Christ. Ang lahat ng bagay ay magagawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Bakit, kaibigan? Narito ang sinasabi pa sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 1, versikulo 19. Lalaban sila sa iyo, ngunit hindi sila magtatagumpay laban sa iyo, sapagkat ako'y kasama mo upang iligtas ka, sabi ng Panginoon. Kaibigan, ang ating Panginoon ang siyang nakikipaglaban para sa atin. Ang kailangan lang tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas. At kapag ka si Kristo ang nasa iyo, kaibigan, bakit ka nag-iisip na ikay matatalo sa iyong pakikipaglaban? Katulad ng karanasan ng bansang Israel, ayon sa aklat ng Eksodo, Kapitulo 14, versikulo 14 hanggang 16. Ito yung sinabi ng Panginoon sa mga Israelita sa pangunguna ni Santo Moises. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit tumatawag ka sa akin? Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpapatuloy. Itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo upang ang mga anak ni Israel ay makaraan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Kaibigan, sila'y naglakbay sa tuyong lupa na nahawi ang tubig. Bakit? May kapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. At ang kanyang kapangyarihan na kapag ating tinanggap si Kristo ay ibinibigay sa atin upang tayo ay maging malakas sa ating pananampalataya. Wala tayong dapat ikatakot. Makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Walang magagawa ang Diablo. Talo na ang Diablo noong si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon ng victory lalo na noong si Kristo ay nabuhay sa mga patay. Kaya nga, makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, be strong, magpakalakas ka. Bakit? Malakas ang ating kasangga, ang ating Panginoon, sapagkat siyang nangunguna sa ating pakikipaglaban. Bago tayong matatapos sa ating pag-aaral ngayon, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo
ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang pasanin? Meron ba sa iyong tahanan na may karandaman? Makapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang alisin ang sakit sa katawan ng isang tao. At Joan ay pinatunayan noong pinagaling ng Panginoon ang mga may karandaman. Kaibigan, kayang gawin ng Diyos na ang karandaman sa iyong katawan ay aalisin ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pangako po ninyo na kung kami ay tatanggap sa aming Panginoon na aming tagapagligtas, ang lahat ng kapangyarihan ay ibinibigay sa amin. Panginoon, amin pong dinadalangin ang mga may karandaman, inyo po silang pagalingin, Panginoon. Ingatan po sila at sa pamagitan po ng inyong kapangyarihan, sila'y tatayo sapagkat pinagaling po niyo sila, O Diyos. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy, mga kaibigan, ang tunay na dapat nating gawin upang mas maging mas matatag tayo sa ating buhay espiritual. Ano pong sabi? Be strong in the Lord. Hindi po dapat sa ating mga sariling kalakasan. Dahil kung tayo lamang, hindi po talaga natin ito kakayanin. At meron po tayong mga dapat gawin. Mag-aral po tayo ng Bible, yung pananalangin, yung fellowship sa mga kapwa Kristiyano. Ayan daw po yung makakapagpaigting, makakapagpalakas ng ating mga spiritual life. Yan po yung mga paraan kung paano tayo magiging matatag kasama ang Panginoon. Kung kayo po may mga katanungan o nais nyo pa pong mag-aral ng mas malalim pa ng ating banal na kasulatan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dahil lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo makakuha ng ating readily available na Bible Study Guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/centralluzon. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pansamantalang paghiwahi. Walay baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Borrow from its sunshine, for its skies may
Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Researchers wondered, can religion affect your health? So began the 2006 Adventist Religion and Health Study. Preliminary results show that Adventists enjoy greater physical and mental quality of life than most people in the U.S. They live longer and, it seems, enjoy life more. These advantages increase with age. Adventist seniors have the greatest mental quality of life. Spiritually, mentally, and physically, religious belief can make a difference and is another ageless advantage.